I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. Lusobin natin yung ano guys, yung kasama ko dito. Oh, mga kapatid. Pasok tayo sa kwarto niya. Mag-interview tayo. Ah, buddy. Pasok tayo sa ano, sa kwarto sa kasama ko. Mag-interview tayo ni buddy. Interview natin yun si kasama natin, electrician to. So yung ano natin, content natin ngayon is mag-interview tayo sa mga kasama natin na ano, datihan na, at saka ano na ba yung buhay nila ngayon na nung nagpunta sila sa Guam. So interviewin natin yung mga kasama natin kung ano yung nabago nila. So para sa mga first timer at saka yung mga gustong pumunta dito, so sana mapanood nyo to. So buddy, tanong lang tayo. Yung pangalan mo buddy, para malaman nila sa mga viewers natin at saka supporters kung anong sino ka at saka taga saan ka. Ako na. Ako nga pala si Jorly Gawanan. Taga Nueva Ecija. Napunta rito. Paano ka ba napunta dito buddy sa Guam? Eh, parang call lang din. Namiminuit sa Dalampasigan, walang kasiguruhan nung una. Pero sa awa ng Diyos, nakarating din dito sa pamamagitan ng tiyaga. Yung tiyaga, yun ang importante ba rin, no? Tiyaga, oo. Kasi yung mga first timer kasi minsan yung mga, lalo na yung mga ano, yung baguhan pa talaga. Talagang puro ano na lang sila ba, yung parang hindi na sila mapakali kasi gusto nilang pumunta dito. Gusto nilang mamadaliin yung ano nila. Basta sa pag-apply lang talaga, tiyagaan, saka damihan mo yung ano mo. Yung pasensya. Tis ka talaga ng gutom para lang may kapalit naman pag nakaalis. Sa bagay, no? So, pangalawang ano ko ba rin? Yung question ko sa'yo. Maganda ba yung Guam? Ano ba yung first impression mo dito sa Guam? Nung first time ka pa pumunta dito? Ang Guam, sa isip ko noon, maganda. Dahil property ng US. Territory. Tapos, parang iba ang kahulugan ng bansang Guam. Mayaman. At nakarating na ako rito, nakita ko, mas marami ang gubat. Tama, no? Parang nasa probinsya lang din eh. Parang ganun sa amin. Parang nasa Pilipinas. Pero ang kwan dito, hindi yung ganda. Kundi yung ganda ng sahod ng pagtatrabuhan mo. Tama. Yun ang dollar. Impression ko sa bansang Guam, sa bansang ito. Sa Guam. Sa Guam. So, ngayon buddy, nung nakapunta ka na dito tapos nagtrabaho, maikukumpara mo yung ano, yung dati mong pamumuhay dati at saka ngayon, ano ba yung nabago mo? Malaki. Kasi nag-galing din ako sa Middle East. Pero sa awa ng Diyos, may naipundar ako pero hindi katulad dito na galing ako nito. Isang taon lang ako. Pero meron na ako mga naipundar na katulad nung mga sakahin. So marami na, no? Tsaka naipayos ko yung bahay. Bilid ako sa sasakyan. Yun, no? Grabe. Saan ka pa? Pupunta ka pa sa Middle East?
Tapos sa Guam, isang taon lang may ano ka na. So, yun yung mga ano ba na talagang ma-inspired yung kunan natin ng si Lord lang talaga no. Ano, ng lasang loob tsaka kwan. Hingi tayo sa kanya ng suporta. Yun. Tama yun ba yung mga kasama natin diyan sa ano sa mga Middle East sa kababayan natin sa Pilipinas. Yun yung rason bakit nag-interview ako dito para at least malaman niyo na yung pagtatrabaho sa Guam is talagang tiyaga lang talaga kasi hindi basta-basta yung makapunta ka dito sa Guam eh. Siyempre, US territory. So, habaan niyo pasensya. Lalo na yung mga baguhan, lalo na mga first timer or mga dati na maiksabro tapos gusto pumunta dito. So, kung sa inyo talaga yung araw or panahon na ninyo makakapunta kayo dito, yun. Yung mga dreams nyo na magkabahay, magkasasakyan, may mga maraming lupa. So dito, talagang sabi nga nila, the land of opportunity, yung US. So totoo talaga yung sinasabi nila. So yun, ito yung mga itong kasama ko na si Jorly na electrician to. So malaki-laki din yung sahod. So hindi ko na lang i-mention yung sahod. Basta malaki. So yun yung isang rason bakit siya pumunta dito, para yun yung sinasabi ko na gusto niya mabago yung buhay niya. Galing siya sa Middle East, pero nung pumunta siya doon sa Middle East, parang walang nagbago ba din, no? Hanggat pumunta siya dito sa Guam, yun. Grabe, sobrang bago yung ano, yung buhay niya. Ilalo na yung Philstar. I-mention na natin yung Philstar. Ano ba yung masasabi mo sa Philstar? Para at least maano yung mga kasama natin, mainggan nyo yung mga, lalo na yung mga mag-a-apply. Papasalamat ako sa Philstar, kung hindi sa kanila, di rin ako nakarating dito. At sa staff nila. Yun, ba talagang mababait mo? Mabait sila. Talagang estimado ko sa kanila. Tapos lagi ka nung minimum mo nito, tinatawagan kapag talagang nagre-report ka na. Tama. Kaya maraming salamat, Philstar. Lalo na ni Nino. Lalo kay Ma'am. Nasa lahat na, sa kanila rin. Sa lahat na, no? Kasi hindi mo pwedeng si isa lang, yun, no? Baka kasi may makalimutan mo naman, kaya lahat-lahat na. Lahat-lahat na, lalo na sila Ma'am Lulu. Ma'am Lulu, una-una si Ma'am Lulu na nga. Yun yung ano. Yun yung ano, kumbaga siya yung pundasyon dyan sa ano eh. Sa Philstar. So yun, buddy, yung pinakalas ko na ano, yung pinakalas ko na tanong, para sa ano natin, yung mga baguhan, yung mga first timer or mga ex abroad, ano ba mapapayo mo sa mga na mag-apply pa lang na kababayan natin na gustong pumunta dito sa Guam? Sa mga bago, kahit na sa mga datihan na, lalo sa mga bago, dapat talaga meron silang baon na pasensya, tapos lakas ng loob, huwag silang magpanginaan ng loob. Nag-a-apply sila. Basta pasa lang ng pasa. Hanggang sa makabinwit din na maganda. Yun, totoo yan. Yun yung sinasabi ko dati na magano yung nag-a-apply na nagko-comment sa akin, ano ba di? Sabi ko sa kanila, apply lang. Kung gusto nyong magpunta kayo doon, apply kayo. Para malay mo, di ba? Oo. Di natin alam. Kasi talaga, kung kahit eksperyensyado ka, pero hindi ka hingi kay Lord. Si Lord lang talaga eh. So siya yung makapagbigay ng ano. In one click lang, in one second. Pwede mong baguhin yung utak ng, di ba? Utak ng employer or yung staff ng ng agency. Sige, punta ka dito. Di ba? Pass yung saan yung resume. Yun. So di ba? Talagang tiyaga-tiyaga. Hindi yung makakuha sa biglaan yan eh. Kundi talagang dadaan ka. Kumbaga, sabi lang, unang step ka. Pataas. Yun. Tama yun. Ladder to success. Yun yung sinasabi nila. Yung sa business ba? Yung sa networking, no? Oo. Kung baga, ganun pala din pala sa, no, sa trabaho.
ladder to success. Di ba? So yan yung kasama ko ba guys? Si Jorly. Jorly Gawanan from Nueva Ecija. Nagpapasalamat ako sa iyo buddy na pinaunlakan mo yung interview ko. Walang problema. Basta sama-sama kayang-kaya. Taming. Siyempre. Para hindi man lang yung sa iyo buddy, para sa at least sa mga kasama natin na gustong, di ba? Yung mga hindi lang kasama, bago pang kasama natin sa darating, yung mga kababayan natin diyan sa Pinas at saka sa ibang mundo, sa ibang mundo, ibang lugar, bansa. Bansa. Kaya yung mga nasa Pilipinas na gustong mag-abroad, umpisahan nyo na. Yun. At maraming opportunity dito. Baka sakaling masilip kayo, yan na ang kwan, magbabago ng buhay nyo. Yun. Totoo yan. Kahit ako, nagbago na. Dati wala akong utang, ngayon meron na. Dati yung nakakamay kumakain, ngayon nakakutsara na. Kasi lugaw na. So, yun. Buddy, thank you sa pag-unlock ko, buddy. Sa ano, buddy. Overtime na, overtime pa. So, yun. Shoutout pala sa ano, sa pamilya mo dyan sa Nueva Ecija. Binabati ko yung asawa ko. At saka yung sa anak ko, mga kapatid ko. Anong pangalan yung asawa mo? Para maano yung asawa mo? Binabati ko si Annalisa Gawanan. Saka anak ko si Joan. Mama mo, papa? Wala na. Wala na. So mga kapatid mo na lang, saka mga ano mo. So, saka yung mga ano mo, mga kapitbahay mo dyan. Binabati ko sila lahat, saka yung mga kapitbahay ko. So, sige. Sige guys, salamat buddy ha. Ito nga pala sa asawa ko, happy anniversary pala. Yun! Ang masarap naman. Ano ba yung paano dyan? Pa-anniversary dyan? Yun, yung hindi ko alam kung ano yung ginawa nila. Okay. Sige. Thank you buddy. Sige, thank you rin.